Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin, no? For today's video, may ilang ano tayo dito. Good news sa ibon natin. So, bago ko ipakita sa inyo yung good news natin, no? Kung di pa kayo naka-follow at naka-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel, no? Mag-follow at mag-subscribe na kayo kung gusto nyong manalo ng mga pinamimigay nating ibon dito sa ibon natin. So yun guys, tara. Pakita ko sa inyo yung good news natin dito sa ibon natin, no. So yun, bago ko pakita yung good news dito sa ibon natin, congratulations pala ulit sa mga nanalo sa free raffle birds natin, no. Kay Sir Ethan Asuncion, kay Sir Jom Kadyaw, no, nakuha na nila yung ibon nila. Unang nakakuha si Sir Ethan Asuncion, tapos pumunta siya dito, no, nagkita kami. Tapos si Sir Jom Kadyaw, taga Malabon, kina-rider niya yung ibon na napanalunan niya. So yun, pakita ko sa inyo yun, no, yung screenshot, no, ng ibon na natanggap niya na. Bali, dinagdagan natin ang isang ibon yung binigay natin sa kanya para naman sulit yung shipping, no, kasi medyo mahal yung shipping na binayaran niya. Kaya dinagdagan natin ang isang ibon para naman masaya si Sir. Tapos naman si Sir Ian Jasper, no, taga Pangasinan pa siya, so napakalayo, sobrang mahal nung shipping. Ang sabi niya, ipamigay na lang sa iba yung ibon, pero sabi ko sa kanya, try kong i-out yung ibon para naman may matanggap siya na cash kahit papano. So yun, kung mabebenta yung ibon, no, kung ma-out natin, bibigyan natin sa kanya yung yung cash na mapagbebenta natin. So yun, congratulations ulit sa kanilang tatlo. Kung gusto niyo sumali sa mga free raffle birds natin, yun, magpa-follow lang kayo at mag-subscribe lamang kayo sa natin sa Facebook page at YouTube channel natin, mga kaibon. So, eto yung sinasabi ko sa inyong good news natin, guys. Dito sa Lutino Opa project natin, may napisa na, no? 15. Kailan ba yung 15? Ngayon ba yung 15? O, kanina umaga yata to. Chinak ko. May napisa na, no? Isa. Yan, tignan natin yung ibon na napisa. Uy, dalawa na pala. So yun guys, dalawa na yung napisa, pero yun, hindi sila visual, no? Hindi visual na Lutino yung mga lumabas. Mga black eye sila, pero sure split ino, yun yung parents nila, na Lutino hen. Yun, dalawa na pala yung napisa dito sa natin, no? Dito sa Lutino Opa project natin, yun, good news, dalawa na pala yung napisa. Tapos mag-a-update na rin tayo dito sa mga ibon na natin, no? Etong natin, RF line project natin, no? Yung Opa line RF project natin na isa pa. Eto sila. Sinalang na rin natin. Yan, kasi na sila eh. Banded pair na sila. Yun. Tapos nakikita ko, medyo sumisilip na rin sila dito sa nest box, no? Pero ngayon, nasa baba pa rin sila, pero hindi pa sila sanay siguro sa nest box. Nakikita ko kung pumapasok na yung isa. Di ko alam kung yung hen o yung cock. Magkamukha kasi sila eh. Pero nakikita ko pumapasok na yung isa. Kaya siguro marapit na magbreed to, no? Tapos dito sa Crimino Opa project naman natin, yun, madalas na rin yung hen sa loob ng nest box. Ayun, lumabas siya. Ayun yung hen natin, yung Parvulo Opa line. Possible split ino na hen. Yan, banded pair na sila, no? Kaya binuksan na rin natin yung nest box dito. Yan, kung makapansin nyo, nakabukas na yan. Yun, madalas na rin pumasok yung hen sa nest box. So baka bigyan na natin ng ano to, ng malunggay to, para mag-nesting na at mag-ano na sila, mag-breed na sila. Tapos dito naman guys sa Opa Pale Fallow project natin, no, sinilip natin kaninong umaga, wala pa rin pisa. Dahil nga dalawa lang yung fertile sa apat na itlog, no. Baka yung dalawang itlog na nauna infertile,
Tapos yung dalawang sumunod, yun yung naging fertile, kaya hindi pa napipisa yung mga itlog nila. So, maghihintay pa tayo ng ilang araw. Siguro after 2 days, check natin ulit kung may mapipisa na. Para ano, ma-sure natin, no. Para yung patuka na mabigay natin, para ano na, dun sa inakay na, no. Kasi ang ginagamit natin na patuka para sa mga red eye natin, Integra 2000, no. Integra 2000 yung ginagamit natin na patuka para sa mga red eye natin, dahil dun nga tayo nakakabuhay ng ano, ng red eye. Dahil ngayon Integra 2000 madaling matunaw. Hindi katulad ng ibang patuka na ano, mahirap talaga matunaw, kaya nadededs yung mga red eye natin na ano, na painakay. Tapos dito naman sa ano natin, red factor o pala yung project natin, wala pa rin itlog to, sinilip natin din kanina, no, wala pang itlog. Tapos eto, di pa natin chinecheck ulit kung nag-fertile lahat ng itlog nila. Kung matatandaan nyo, 3 out of 4 sa fertile, no, yung isa hindi natin alam kung huling itlog yon or kung nadagdagan pa yung itlog nila. Sa susunod, check natin ulit yung mga nest box nila para makita natin, no, kung nag-fertile lahat at kung nadagdagan pa yung itlog ng ano natin, ibon natin dito sa Lutino Opa project natin. Kasi kung mapapansin nyo yung kako, tiyatawag niya pa yung hen. Gusto niya pang makipag-mate dun sa hen, no? Kaya di natin sure kung nadagdagan pa yung itlog nung ano, alaga natin dito. Tapos etong ano natin, o pala yung dilute project natin, no? Madalas na sila sa loob ng nest box. Palabasin lang natin. Madalas na sila sa loob ng nest box. Siguro hindi magtatagal, magbibreed na itong mga to. Ayan, ayan sila. Nalabas lang natin. Ito yung mga ibon natin. Blue opaline dilute. Possible cock, no? Tapos, par blue opaline. Di ko nakikita ang nagbe-mate sila, eh. Pero madalas na sila sa loob ng nest box. Siguro, malapit na rin mag-ano to. Mag-breed to, no? Baka bibigyan na rin natin ng nesting material to, malunggay, para ano, para ano sila, mag-breed na rin. Kasi madalas na silang nasa nest box, eh. Sigurado mag-breed na itong mga to. Yun, sana makapagpalabas tayo ng par blue opaline dilute dito, no? Para naman ano, magkaroon tayo ng magandang mutation dito sa ibunan natin. Tapos ito pa yung isa sa pinaproject natin, green possible split of 5 cock, possible split pale fallow. Proven cock na to, no? Proven cock na to. Yung katabi niya, yung ano natin, post RF natin na hen, possible hen, no? Kasi nagne-nesting na to, eh. May kapier to, eh. Nagne-nesting na. Hinibulay lang natin. So post hen to, pinares natin siya dito sa proven cock natin na green, possible split opa, no? Kasi hindi pa naglabas ng opa to, eh. Pero nagkaroon ng dalawang fertile na ano to, na itlog, no? Pero parehong ano, hindi opa yung nilabas. Kaya ano, hindi pa natin sure kung mag-i-split opa to. Pinares natin siya dito. Titignan natin kung kaya nilang maglabas ng ano, no, ng red factor. Pero kahit malabo, no, tatry lang natin. Pero mukhang malabong maglabas ng red factor to. Pero wala pa rin, wala naman mawawala, no. Ibibreed lang naman natin sila para madagdagan yung mga breeder natin. Kung sakali, kung di sila makapagpalabas ng mga ganun, gagawin natin silang ano, pamoster, no, dito sa mga magagandang mutation natin dito sa ano natin, ibunan natin, para mabilis dumami yung ano natin, magandang mutation natin dito sa ibunan natin, katulad ng mga red factor opaline project natin tsaka ng mga Lutino opaline project natin. So magdadagdag din tayo ng mga breeder na ano, na gagawin natin pamoster. Actually meron pa tayong isa salang na isa dito, eh. Pakita ko sa inyo. Eto guys, eto magkatabi na to, itong Vio Opa, split pale fallow to, post hen to,
Tapos itong ano natin, blue split OPA, no? Proven cock. Split dilute naman to. Sure split dilute. So nagbanded sila. Yan, no? Kung makikita nyo, banded sila. Kaya di sila magka-mutation, baka gawin natin silang ano, pa-moster kung sakali, no? Basta magkaroon tayo ng pwesto. Ilan na ba yung breeder natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung breeder natin, pero 10 yung ano natin dito. Yung available na butas natin dito. So, pang 10 to, sakto, no? Yun, pwede natin gawin silang ano, pa-moster tong ano na to, pair na to. So guys, yun lang yung good news dito sa ibon na natin, no? Tapos nag-update na rin tayo sa mga ibon natin. So yun, sa mga gusto palang sumali sa free raffle birds natin, no? Sigurado magkakaroon na naman tayo ng free raffle birds na ito dahil napisa na naman yung mga itlog ng mga alaga natin. Siguro next year na, by January na siguro, no? Siyempre, palalakiin muna natin yung mga inakay. Yun, sa mga gusto sumali, magpa-follow lang kayo sa Facebook page natin, tapos mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, nag-update lang tayo dito sa ibunan natin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Huwag sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe, no? Para makasali kayo sa free raffle birds natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Ingat! And God bless po sa inyong lahat.